Live na tayo. Oh, andito, apat na kandidato. Tatlo lang, tatlo lang. Yan ang boss namin. The subject matter expert. Lagi kita binabanggit, Leta. Good morning po. Napakabait nito. Napakabait, ha? Special assistant to the mayor. Anyway, tayo naman, mga bago kami. Ang topic ko ay, bakit minsan ang politiko, iba ang sinasabi, iba ang ginagawa, at mahirap pagkatiwalaan. Misa sumasakit na ulo ko. Sasabi nila, di ba, oh, tutulong kami sa iyo. Tapos mamaya tumutulong na sa kabila. Parang ano, wala akong kilalang ganyan, Dok. Meron ba mga ganyan? Dok, baka sinasabi mo yung supporter, yung politiko. Meron din. Meron din mga politiko. Maraming iba, di ba? Let 101. Okay, ka muna. Ano assessment mo, Carl? Isa-isa. Well, kasi yung politics, di ba, ang formula is addition. Tama. So, addition. Whoever comes, kung saan man sila galing, if you want to add up to them, yun siguro yung nagiging, ano, hindi na siya based on principle, but on the mathematics of having to add votes or supporters. Kasi siguro, being in that situation, gustong i-please even those in opposite or opposing or diverse camps. So kahit hindi ka nila boboto, sasabihin lang, okay, tutulungan kita, people pleaser. Yeah, parang ganun yung nagiging need of the situation niya. Kaya out of the principle into the snake pit of having to take that ano, yung gustuhin mong pasukin yung linyang, hindi bali na, basta may ma-please lang ako. Especially at the moment, ang pinipilis niya is moment. Eh kung mahuli mo naman, nagsinungaling pala. Hindi minus. Hindi malulungkot. From your experience, Letlet. Kamiyan ako, Dok. Saying summary. It depends. It depends naman ng mga politiko. Kung minsan naman, nandun sa sitwasyon, tapos nami-misconstrue na sinasabi, sige po, tutulong. Mm-hmm. Ibig sabihin nun, best effort. Best edi sana sinabi best effort. Malamang yun na rin yung pagkakasabi, hindi lang nga naiintindihan. Mm-hmm. So kailangan din nating intindihin, lalo sa ating mga bago, wala naman tayong resources, pero hinihingan tayo ng tulong. So ang maitutulong lang natin, yung hinihingan tayo ng pera. Personally, hinihingan tayo ng pera. Personally, yun ang maitutulong natin. Mm-hmm. So in defense, minsan eh merong... hindi pagkakaintindi. Contextualize natin kasi, Doc Willie. Si politics kasi, you find yourself in opposing camps. Magkakalaban yon. So, ang tendency natin is to cross the line if possible. Na kaya minsan nakikita na... Balimbing. Oo, parang ganon. Kasi, balimbing. Kasi nga, may opposing sides lagi sa politics. Hindi naman unifying... ano talaga to experience. Rather, may mga kampo-kampo. So, pagkausap mo yung kabilang kampo, kailangan niyang i-please. Pagpunta sa kabila, kailangan din niyang i-please, hoping na kaya mong i-bridge. Ganon. Samira Gutok, ikaw nagsabi ng transactional politics sa akin. Yung issue natin na transaction. Bakit sinungaling ang politiko? Minsan. yung sinasabi niyang lawyer-liar, no? Tapos politiko, no political, ano, konsihal litlit, di ba? The sirs, nakita ko naman po na ano, there's good politicians. Politiko, there are good. Politiko has been something na in an election where guns, goons, and gold dominate, nandito ako sa mga dynasty areas eh. Command vote. Tama. Kausap mo eh, command leader. Magka-command ng 300 boto. Kakadok Willie. Eh, transactional, it exists because there are leaders who really exist by the hold ng kanilang community. Ang kanilang bosses, yun na yun eh. So kaya yun. Transaction is... transactional because in exchange for my 300, I request for this. Siguro, if it's a program, it's a project, it's something, a principle, policy, hopefully good governance. So yun, hindi na nagsisinungaling yun. Open na yun. Open transaction. Open transaction. Open transaction. Sabi daw, let 40% the command votes. Sinisigurado kasi. Ilan ba command votes is well? Command votes? Ayun, kaya ng mayor, kaya ng governor sa mga ano. Ako, I don't believe that there is a ganong kalaki yung command votes. Mas mababa. Oo, kasi basically, kung titignan mo yung mga past surveys, yung mga studies nila about influence, influencers to the voters, pinakamababa yung politiko. Ang pinakamataas is the family relative. Mm-hmm. Basically,
palagay ko, yung one is the breadwinner. Mm-hmm. Is the most influential to the voters. Mm-hmm. Yung sa kapamilya, yun yun. Lalo na yung OFW. Nanay, yung lola, OFW. Oh. Basta yung ano nila, yung breadwinner nila. They are the most influential to the voters, not the politicians. Mm-hmm. So mababa yung, ako, I believe, mababa yung command vote. Mm-hmm. Hindi ganun kalaki na, 30%, 40%. I would rather think that it's more of a, siguro 10%. Lalo na, kung yung butante, nakikinabang dun sa politiko. Ano yun? Empleyado siya. Yeah. Empleyado siya ng City Hall, ganun, at malaki yung na advantage niya being there in under the arms of that politician. Yun. But down the line, yun din, breadwinner din kasi yun yung nagbibigay ng kagidhawahan sa buhay. Dok, Willie, tanongin ko si Let. Kailangan mo natin, Councilor Letlet Sarkal yan. Maling po. Sikat na sikat ang daddy mo, di ba? Pwede mag, ako na po ngayon. Pwede magtanong, pwede magtanong kay Sir Let. Saan ka sikat? Sa kahit saan po. Sir Let, may tanong ako. Dok Willie, with your permission. Kasi social media, yung influencer kasi dati, yung command vote, pwedeng totoo yun doon sa mga panahon na hindi kilala ng butante yung iboboto niya, kaya magsusurrender siya doon sa judgment ng leader niya. Ngayon, in the verge of social media, na napakalakas ng power nito, palagay mo na apektuhan, are things the same in terms of command vote? Again, tingin ko, yung effect ng social media is just awareness. Okay. Awareness na mayroong ganitong kandidato, and that influencer, one way or the other, is campaigning for one candidate. Mm-hmm. But it does, sa akin, it does not necessarily mean na kung ano yung sinasabi ng influencer, ng social media influencer, they will follow. But at least nandun yung sa mind, sa utak nung follower, nung influencer na yun, na mayroong ganitong kandidato at magaling itong kandidato na to. At end of the day, I think the voters will really decide on their own. And again, yung nakakapag-influence sa kanila more is their family members. Okay. So ang topic natin dyan, bakit ang politiko minsan hindi makasabi ng totoo? Iba sinasabi, iba ginagawa. Marami pa-promise sa'yo, pero sa likod, di ba? Dito, yung kaibigan mo, naging kaaway mo na, di ba? Ano yan eh? Paul Fleischer, yes. Sa tingin ko lang, it's because of course your personal interest. Personal interest talaga. Personal interest, yun ang priority nila. But of course, we must know that if you are a politician, you should put the interest of your country above all, above everything. It's the suprema lex. It's a supreme law, so to speak. And of course, sometimes it is difficult to do that because a lot of persons would give priority to their own personal interest, vested interest. Kaya they will resort to lies, they will resort to promises that cannot be fulfilled. So siguro dapat we should be very discerning in trying to choose the people that we should be able to put in those positions, baka magsisi lang tayo later on. That's as far as I know. Jobet season. Oh, dagdagan ko lang yung pinag-uusapan natin kanina. Iba pa rin po yung dumediretso sa tao. Kasi kung minsan pupunta ka sa isang leader o sa isang mayor o barangay captain, tapos papasama ka doon, yung barangay captain na yun, may kalaban din sa lugar eh. So kalahati nun, pagka todo kang ini-endorso nun at sobrang loyal ka doon, yung kalahati mawawala na sa'yo. That's correct. Samantalang kung dediretso ka sa tao, pwede mong makuha both sides. So may advantage din po talaga yung pagpunta direkta sa tao. At yun ang ating ginagawa. Kaya lagi ka nawawala. Sa local campaign eh, the best way to campaign is house to house. House to house. Makamayan mo, maakap mo, makausap mo. Tama. May advantage. May sinasabi ka, Let, na in the last few weeks, emotional na lahat ng tao. Ano yun? Kasi una, it compounds emotions, pagod, yung frustrations, mga ganun. Kaya karamihan, mainitin na yung ulo. Mga 1 week, 2 weeks before. Tapos yung eagerness, yung excitement, tagahalo-halo yan. So, tapos yung tirahan. Yung anxiety, no? Tayo ko nga, last 2 weeks, chill, relax. Paano mag-relax ang politiko?
Dok, ako sa akin ah, yung last week, talagyan na natin last 5 days, buo na isip ng tao nun. Alam na nila kung sino yung boboto nila. Whatever you do, kahit magtatalong ka dyan, maghubad ka, maglakad ka na naka ano, palagay ko, very, very minimal na lang yung may influensyahan mo about their decision. So, why? Ako, boss, ako. Ako, at the end of the day, May 7, sa day before the election, ako isa lang pinupuntahan ko. Simbahan. Lahat ng santo, kinakausap ko na. Dahil after that, it's the will of God. Sino yung para sa iyan, para sa iyan. Hindi para sa iyan, mayroong ibibigay sa yun. Iba. Ang Panginoon. Okay, Panginoon, palakpakan sila. Yay, that will God be first. Done. Amen, amen. 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 Anybody else? John, ikaw, John. Final verse. Anyway, it's a learning process. The election is a learning process. We get to meet a lot of different kinds of people, different kinds of responses. So we must know how to deal with a lot of people. Pero first and foremost, and I think it's the most important thing to do, is we should always make our values and virtues intact within us. Huwag tayong magiging parang prostitute when it comes to our values, just so that we would be able to get the votes and we would be able to convince other people. May hugot din dyan. Ikaw, secretary ng DAR. Actually, 400,000 ano ba, lupahin din. Hectares. Pero ngayon, ano? Wala. May hugot din. But anyway, ganyan talaga po ang ano eh. Ang palagay ko, when you enter public service and politics also, people have very short memories. Diba? Kung ano na, sino na huling magbibigay. Experience ko in 30 years, it's mas maraming frustration. Correct. Yeah. Kaya lang, the only gratifying act there is mapasalamatan ka. Okay. Yeah. Thank you. Yeah. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Ako nanonood, nakikinig ng husto kasi experience, especially ni Sir Lep, at saka yung message ni Brother John na don't give up on what matters most to you, and that's your values. At sabi nga kanina, nag-uusap kami dun sa baba, pinag-uusapan namin, pagkatapos ng eleksyon, marami talagang sugatan, duguan. Lahat no? sugat-sugat. Lahat sugat-sugatan. Pero sana yung tao, hindi lang kayo boboto, mag-advocate kayo ng tamang kandidato na gusto ninyo. Kasi hindi po sapat ngayon yung boboto ka lang. Kasi yung boto mo baka masayang. Kung gusto mong manalo kandidato mo, lumabas ka, gamitin mo ang influence mo, maging influencer ka in the little circles to the big circles that where you operate. Magugulat ka na yung gusto mong kandidato na wala sa survey, yun pala yung mananalo. Kasi may ginawa ka para sa kanya. Paano pala last yung mind conditioning na ito mataas, liyamado, doon na lang? Laging, Doc, di ba may ganun? Dok, may science kasi yun. Anong doon na mentality? May bandwagon effect. It's a cognitive bias. No? Maraming biases. Marami pong biases in the way we think. One of them is the bandwagon effect, na kung saan gusto mong kasama, as a human person, sa gusto mong kakampi yung nananalo. So ang tendency mo, pag mahina yung sayo, nangihina ka. Para magkaroon ka ng confidence. Oo. Kasi gusto ng tao, victory eh. Yung victory, gusto mong kasali ka sa celebration. So may human psychology na gusto mong kasama sa celebration sa dulo. So hanapin mo, sinong mananalo, yun ang susuportahan mo. Pero dahil dyan, yung sarili mong, yung core mo nawawala. Prinsipyo mo. Kasi bias nga siya. Bias siya, not to yourself, but to others. Kasi ang gusto mo lang yung victory, so sumama ka dun sa nananalo, na akala mo, na hindi mo alam na kaya nanalo kasi nabola ka. Nadala ka nung bandwagon effect. Ginagawa yan sa, ito, itatago ko na lang yung brand niyan, Doc Willy. Mga produkto. Nagbukas ng ano? Restaurant. Nagbukas ng donut, for example. Oh. Magbabayad yan ng 100 pipila, Sir Lep. So yung 100 pipila, so sasabihin ng tao, yung daming bumibili, siguro masarap yon. The next day, 50 na lang ang babayaran niya, pero 100 pa rin ang nakapila. Until later on, magugulat ka, wala na siyang binabayaran, pero maraming pumipila because of the bandwagon. Marketing strategy. Pero marketing strategy yon. Bandwagon. Huwag kayong magpadala sa bandwagon. Alam mo kung bakit? Pag may cognitive bias, ibig sabihin hindi ka matalino. Pag na-cloud ka ng bias, ibig sabihin hindi ka matalino. So think deep, think inward. So yung mga supporters natin, matalino pala. Ganon. Matalino. Huwag kayong magpapadala. Kasi ang nadadala lang sa cognitive biases, yung hindi marunong mag-isip. Okay. Thank you, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.